sa mga balitang mayroong pag-asa. Caring for the Singles Conference, ginanap sa Northeast Luzon Mission. Sabbath School Teacher sa Lalawigan ng Sorsogon, sumailalim sa Level 2 Certification. Media Training, nagdulot ng kapakinabangan sa paglilingkod ng Adventist Communicators sa Southern Luzon Mission. Mountain Provinces Mission, Health Ministries, dumalaw sa Baguio City Jail, hatid ang Brain Power Program. Family Seminar sa North Taguig Center Adventist Church, pinagpalang umakay ng mga tao sa bautismo. South Occidental Mindoroan District Youth Fellowship idinaos bilang pakikibahagi sa programang pangkabataan ng Southern Asia Pacific Division. Mga kabataang Adventista ng Zone 2 sa probinsya ng Quezon, pinagpalang nagtipon makalipas ang 8 taon. Central Luzon Conference Area 10, pinangunahan ang bloodletting program sa Parañaque City. Lahat ng yan ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Conference sa Luzon. Idinaos ng Northeast Luzon Mission ang kauna-unahang Caring for the Singles Conference sa teritoryo nito noong Sabado, August 26. Ang nasabing programa ay bahagi ng gawaing pinangunahan ng Adventist Women's Ministries na tumingin sa kapakanan at kabutihan ng mga balo, unmarried, at single parent na mga miyembro ng simbahan. Ang iba pang mahalagang layunin ng nasabing pagtitipon na sa balitang may pag-asa ni Kat Failma. Sa kauna-unahang pagkakataon, naganap ang programang Caring for the Singles Conference na may temang I Am Not Alone dito mismo sa NAM Conference Hall na dinaluhan ng 50 delegado na mga balong babae at lalaki, single parents at unmarried singles mula sa iba't ibang distrito ng NAM Territory. Layunin ng programang ito na hikayatin ang mga singles na palakasin ang kanilang moral, pagyamanin ang mga pagkakaibigan at pakikipagkaibigan at magtatag ng paggalang sa isa't isa. Ang programang itong Caring for the Singles ay napaka-importante at napakahalaga sa mga singles para sa ganon ay ma-boast ang kanilang self-esteem, lalong-lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Naggagandahan ng mga topikong tinalakay ng mga guest speakers, kagaya ng You Are Not Alone, Ang Diyos ang Gabay at Kaakibat sa Anumang Pagsubok sa Buhay, and Being Alone Does Not Mean Being Lonely. With God's Plan and Loving Grace, He Values Everyone with Tender Love and Care, na nagbigay ng pag-asa at kahalagahan sa mga kapatiran na dumalo. Ini-encourage namin sila na kung sila ay makibahagi sa programa ng ating iglesia na kung saan ay magministeryo nga sila sa kanilang mga kapwa singles sa ating mga miyembro ng iglesia rin at sa loob at labas ng ating iglesia. Pagkatapos ng buong araw na programa, bakas sa mukha ng lahat ang saya na dulot ng seminar at pakikipagsalamuha, kabalikat ang mga paalala, mensahe at pagpapala na kanilang baon sa araw-araw na pamumuhay. Sobrang saya ko po na nakadalo sa conference na ito ng Caring for the Singles dahil na-share ko po yung experience ko bilang single parent at sobrang blessed po na hindi lang yung story ko yung napakinggan, kundi story din po ng ibang single parents. I will go, I'm not alone! Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Kat Failma nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Masayang nakisangkot sa Level 2 Certification ang mga butihing Sabbath School Teacher sa Lalawigan ng Sorsogon. Ang naturang certification program na pinangunahan ng North Philippine Conference Sabbath School Department ay idinaos sa Huban, Sorsogon, kung saan ito ay nagbigay ng karagdagang sigla at buhay sa pagtuturo at ministry ng mga guro sa pang-Sabadong Eskwela. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Cookie Jan Rafalio. Sinagawa ang Sabbath School Teacher Certification
dito sa Huban, Sorsogon. Ito ang aking ulat. Dahil sa isang hangaring makapaglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtuturo sa paaralang Sabado, nagsama-sama ang mga komitadong guro upang magpatuloy sa pagpapalago ng kanilang pamamaraan ng pagtuturo. Ako'y natutuwa sa equipping program na ito na maraming mga Sabbath School teachers na ready sila na maglingkod at magpagamit sa Panginoon upang marami pang ma-equip ng mga miyembro at maturuan ang mga kapatid na maihanda sila sa malapit ng pagbabalik ng Panginoon. Sa katauhan ni Pastor Rilino Urbi at Pastor Jovit Villegas, isinagawa ang pangalawang level ng sertifikasyon sa tatlong distrito ng Sorsogon. Sinertify natin ang mga volunteer na Sabbath School teacher sa ating iglesia upang palakasin ang mga kapatid, manurture sila at ma-challenge sila na makibahagi sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya sina-challenge ko lahat ang mga Sabbath School teacher na ating na-certify ngayong araw na ito na patuloy silang disciple maker. Patuloy silang nagpapalakas ng mga kapatiran sa iglesia at patuloy silang naghahanda ng mga kapatiran tungo sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Kaya mabuhay ang mga Sabbath School teacher. Kinilala ang 30 guro na masigasig na naglilingkod at nagpapatotoo ng masayang pagbabago sa paaralang Sabado. Dahil sa pag-aaral mo, sa pagtuturo mo, mas lalo nag-grow ang iyong spiritual life. Sinahamon kita, kaibigan. Ibigay mo ang buhay mo, ang talento mo at panahon mo sa ating Panginoong Diyos sa iglesia sa pagiging Sabbath School teacher, sapagkat walang katumbas, walang kahalili. Ang Sabbath School teacher ay isang pagpapala sa ating iglesia at magbigay kaluguran sa ating Panginoong Diyos habang naghihintay sa kanyang malapit na pagdating. Sa kabila ng hamon na maganda ng mga kapatid sa mas malapit na relasyon sa ating Panginoon, ang kasiyahan na makita ang iglesyang lumalago ay magbibigay ng lubos na ligaya sa langit. Sabbath School teachers, go! Come! At tayo ay magpa-equip kasi ready kami na magturo sa inyo at magtulong sa inyo para matulungan natin ating mga kapatid sa iglesia. Mula dito sa Huban, Sorsogon, at may layuning makapag-atid ng mga balitang may dalang pag-asa, Cookie Jan Rafalio, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Magkakasamang nakinabang ang Adventist Communicators sa media training na isinagawa sa Southern Luzon Mission Headquarters nitong nagdaang weekend. Doon ay binahagi ng mga tagapagsalita mula sa North Philippine Conference Communication Department ang makalamang makakatulong sa kanilang pagganap sa makabago at sumusulong na social media ministry. Si Christian Ed Bonggon ang maghahatid ng balitang may pag-asa. Sinagawa ang Media and Adventist Communicators Training dito sa Southern Luzon Mission na may temang I Will Go Be's Faithful Witness. Ito ang aking ulat. Sa tulong ng pwersa ng media team mula sa North Philippine Union Conference ay naibahagi ang mga lekturang magpapalago ng kakayahan at talento ng mga delegado sa ikauunlad ng komunikasyon sa bawat lokal na simbahan. Ang layunin ng programang ito ay maabot ang mga tao sa pamamagitan ng social media at madala sila sa pagkakakilala sa Panginoong Diyos. Napaka-importante po pala ng mga gadgets na ginagamit natin na hindi lang siya basta-basta gadget bagkos makakapagdala po siya sa ating Panginoon. At lalo tigit, magagamit po yung mga talento ng bawat isa, mapapalago ang ating mga skills pagdating sa paggamit ng mga gadget. At isa pa po sa mga natutunan ko is ang magpagamit sa Panginoon. Hindi ka man marunong mag-preach sa ibang tao, kung marunong kang gumamit ng mga gadgets, magagamit mo yun sa pagpapalago ng gawain ng ating Panginoon. Pakalaking tulong sa aming mga amateur pa lamang sa media evangelism ang mga bagay na ibinahagi ng ating mga lectures sa paghapon ng Sabadong ito. Ang masasabi ko po ay magagamit namin ito sa pagpapalaganap at pagpapaigting ng evangelism ng ating simbahan, lalo pat higit sa social media na kung saan napakaraming mga tao at mga kabataan ang halos nauubos ng oras sa social media. At yun ang pinakamagandang lugar kung saan dapat nating abutin sila at
makarinig ng magandang pabalita ng ating Panginoon. Nang sa gayon ay malaman din nila ang pagmamahal at kaligtasang ibinigibigay ng Panginoon sa bawat isa sa kanila. Upang magkaroon ng katuparan nito, binigyan ng diin ang pagbuo ng media team, paggawa ng mga influential contents, at tamang paggamit ng kasangkapan sa pagdedisenyo. Napakahalaga ang pag-engage sa media ministry sa panahon ngayon dahil nasa digital age na tayo at halos lahat, napakaraming tao na yung nasa online world ngayon. At sabi nga na kung saan yung maraming tao, dapat ma-reach din natin sila. So sa pag-engage sa media ministry, marami tayong maaabot na hindi kayang mapuntahan natin personally at lalo pa nating mapapalago yung gawain ng ating Panginoon. Naging pagpapala ito sa mga dumalo dahil sa naging malinaw ang misyon na kailangan gampanan ng bawat isa para sa pagtatapos ng gawain ng Diyos sa larangan ng media ministry. Para sa mga dumalo dito, ang ma-advise ko lang talaga is i-apply nila yung mga natutunan nila dito at mag-encourage din ng iba pang mga kabataan sa kanilang bawat district na makipag-engage din sa media ministry. Mula dito sa Southern Luzon Mission na may layuning makapaghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako po si Christian Ed Ruslin Bunggo, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Bumisita ang Mountain Provinces Mission Health Ministries Department sa mga kaibigang bilanggo o persons deprived of liberty sa Baguio City Jail, male dorm. Bilang pangunahing bahagi ng paglilingkod, hatid nila ay ang Brain Power Program na nagdulot ng masaya at pinagpalang karanasan para sa mga nakibahaging PDL. Ang iba pang detalye nasa balitang may pag-asa ni Mike Daniel Subala. Ang ating mga kaibigan sa loob ng piitan ay nangangailangan ng arugat at atensyon. Sa katunayan, sinasabi ng ilang pag-aaral na nakakatulong ang pagbisita. Mahirap man na bahagi ng buhay ang pagkakakulong sa bilangguan para sa isang miyembro ng pamilya, ay maaaring mabawasan ang negatibong epekto nito sa pamamagitan ng pagbibisita. Kaya nga, sa pagtutulungan ng Bureau of Jail Management and Penology sa Baguio City at nang tanggapan ng Seventh-day Adventist Church sa Cordillera Region, isinagawa ang paglilingkod para sa mga kaibigan natin na kung tawagin ay Persons Deprived of Liberty or PDLs sa pamamagitan ng Brain Power Program. Bali, ang Brain Power ay isang activity na inadapt natin ito sa division ng Health Ministries Department. Nagawa namin ito sa iba't ibang agencies, sa DepEd, sa mga teachers, sa mga officials ng barangay. At nakita namin ang magandang effect sa kanila. Dito sa mga PDLs, nakita namin na ang laking tulong sa kanila para mag-grow sila as a person. Maraming paghahanda din ang ginugol para ito ay maisagawa. So nagkaroon kami ng isang team to do this, itong Brain Power, na may mga activities ang ating mga PDLs, and then they got to express kung ano yung nasa loob nila. Nakita namin kung paano yung change at yung kanilang saya na sila ay nagkatipon-tipon sa ganitong mga programs. Taos puso ang pasasalamat ng ilan sa mga dumalo. Pinagpapasalamat ko. Ayun, nagkakaroon po kami ng opportunity na makarinig ulit ng mga magagandang salita sa ngalan ng ating Jesucristo. At nagiging motivation at inspiration po ito sa muling pagbabago po ng pamumuhay ko. Kasi dati sa labas ay wala akong paniniwala sa ganitong mga sitwasyon. Nagiging higher ang kanilang moral na papa. Natutulungan nyo kami para i-increase yung part ng yun ng buhay nila, and then it will eventually lead to a positive change in their lives. Kaya inaasahan ang marami pang partnership ng Piitan at ng Seventh-day Adventist Church. Sobrang malaking pasalamat po ang Baguio City Jail Male Dorm sa activity natin with the Seventh-day Adventist Mountain Provinces Mission. Ito ay isang programa na talagang magbibigay, no, na kasiyahan, maraming learning sa ating mga PDL. I would like to really extend our profound gratitude to you, our service providers, especially the resource speakers for our Brain Power activity for the Baguio City Jail Male Dorm. Sangayon sa sulat ng isang expert writer na si Ellen White, ang mga nasa loob ng mapader ng bilangguan ay nangangailangan ng kaaliwan at paghihikayat. Kaya kaibigan,
subukan natin silang tulungan. Layunin ay magatid ng balitang may pag-asa. Ako si Mike Daniel Subala para sa Hope Today and PUC News. 10 gabing pangaral o Happy Family Seminar ang isinagawa sa North Taguig Center Adventist Church, Western Bicutan, Taguig. Ito ay pinangunahan at sinuportahan ng North Taguig District at pinagpalang matagumpay na umakay sa 14 na tao sa sayang karanasan ng nasabing pangaral, Balitang May Pag-asa ni Don Gonzales. North Taguig Center Church nagsagawa ng 10 araw na pangangaral dito sa Apobay, Western Bicutan, Taguig City na may temang Happy Family, a Seminar in Family Education and Values Formation. Naging matagumpay ang katatapos lang na Family Seminar ng North Taguig Center Church na ginanap sa kanilang iglesia sa Apobay, Western Bicutan, Taguig City mula 14 hanggang 23 ng Agosto. Pinangunahan ni Pastor Richard Dalton, ang District Pastor ng North Taguig District, ang nasabing pangangaral. Purihin po ang Panginoon at kami po ay nagkaroon po ng pagkakataon na mangaral dito po sa lugar ng Apobay, kasama po yung aming pong iglesia. At kami po ay natutuwa sa gabi-gabi po naming pag-aaral na napakarami pong tao na pumupunta, mga kabataan, yung mga magulang, at tunay po na sila po ay pinagpapala gabi-gabi. Kaya sana po magpatuloy po ang ating pong pangangaral sa bawat lugar po dito po sa ating pong bansa, sa pangalan po ng Panginoon at sa pagpapala po ng Panginoon. Matapos ang 10 gabing seminar, 14 na individual ang nagpasyang tumanggap sa Panginoong Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo. Ito naman ay pinangunahan ni Pastor Jojo Salabo, ang Area 10 Chairman. Sa likod ng matagumpay na pag-eebanghelyo, ay ang hindi matatawarang suporta ng mga kapatiran sa iglesia. To God be the glory po sa gabing ito na kami ay nagkaroon ng gabi-gabing pagbibigay ng pabalita dito sa aming mga kapitbahay. Ang layunin po ng ating pangangaral ay para po dalhin natin sila sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Tunay na napakabuti ng ating Panginoong Hesus dahil patuloy niyang pinagpapala ang ganitong klaseng gawain upang patuloy na mapalaganap ang kanyang mga salita. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Don Gonzales, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Nagtipon sa Idinaos na Adventist Youth Fellowship ang mga kabataan sa buong distrito ng South Occidental Mindoroan. Ang nasabing fellowship sa San Jose Seventh-day Adventist Church ay ginanap upang bigyang daan ang programang pangkabataang inilunsad ng Southern Asia Pacific Division, ang 28 Fundamental Beliefs Quiz Bowl. Ang ipapang detalye tungkol dyan, nasa Balitang May Pag-asa ni Myra Jim Tanyedo. Isang District Youth Fellowship ang isinagawa dito sa San Jose Seventh-day Adventist Church na mayroong temang rooted. Ito ay bilang pag-isangkot sa programa ng Southern Asia Pacific Division na 28 Fundamental Beliefs Quiz Bowl. Ginanap ang Youth Fellowship na ito noong 26 ng Agosto taong kasalukuyan. Dinaluhan naman ito ng mga kabataan mula sa distrito. Naging tagapagsalita nila rito si Brother Adrian Decena kung saan kanyang tinalakay ang patungkol sa paglago kay Kristo. Ang fellowship na ito ay pinangunahan ng mga kabataang leader ng bawat iglesia. Katuwang si Pastor Dan Calvin Fekes, ang South Occidental Mindoroan District Pastor at ang Youth Advisor na si Elder Bobby Matira. Naghahanda po sa 28 Fundamental Beliefs Quiz Bowl, ang amin pong distrito, ang South Occidental Mindoroan, ay nagkaroon ng isang District Youth Fellowship kung saan ang mga kabataan sa aming distrito ay nagsama-sama sa pagsamba sa araw ng Sabado. At kasabay po nito, ginanap po namin ang aming Quiz Bee para po magkaroon kami ng magiging representative namin sa area-wide 28 Fundamental Beliefs Quiz Bowl. At sa tulong po ng ating District Pastor, ng aming advisor at ng mga kabataan, gayon din ng mga kapatiran sa buong iglesia ng Psalm 1,
Naging matagumpay po ang aming paghahanda at naging, alam ko po na ito ay naging kapurihan sa Panginoon sapagkat ang mga kabataan po ay nakilahok sa pag-aaral ng kanyang salita at lalong higit ito po ay tatatak sa aming puso't isipan bilang mga kabataan na naglilingkod sa ating Panginoon. Kinahapunan, ang 28 Fundamental Beliefs Quiz Bowl ay pinasimulan kung saan 12 kabataan ang nakisangkot. Sa hapon din na iyon, kinilala si Brother Denver Leonard Tupal bilang nanalo sa ginawang quiz bowl. Siya ay nakatanggap ng certificate, cash prize at ng libro ng mensahe ng kabataan. Siya din ang magiging kinatawan ng distrito sa gagawing area-wide quiz bowl. Una po sa lahat, nagpapasalamat po sa Panginoon sa opportunity po na ito na ibigay po sa amin na nangyari po through the SSD. At hindi rin po makapahiwala na nanalo po ngayon kasi po hindi po masyado po nakapag-review. Ang ginawa ko lang po talaga, may, yung sinend pong reviewer sa amin, nasa ko po yun na maayos. Tapos po nanalangin po ako na maintindihan ko po yung lahat. Ay po, hindi po makapaniwalang nanalo po talaga. Salamat po sa Panginoon. All glory be to God. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Tanyedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Masaya muling magkita at magkasama-sama ang mga kabataang Adventista mula sa Zone 2 probinsya ng Quezon. 8 taon na kasi ang nakakalipas mula noong huli silang magdaos ng malakihang fellowship tulad nito. Kaya naman lubos na katuwaan at pananabik ang naramdaman ng mahigit 250 kabataang dumalo sa nasabing pagtitipon. Tunghayan ang mga pagpapalang hatid ng kanilang muling pagsasama sa balitang may pag-asa ni Orlando de la Cruz Jr. Makalipas ang 8 taon, muling nagsama-sama ang Llano AY Zone 2 ng Quezon Province upang magsagawa ng isang youth fellowship na may temang I Will Go Carry Out the Mission. Ang pagsamba ay idinaos sa Lokban SDA Church sa pangunguna ng mga opisyales ng zone. Dinaluhan ito ng mahigit 250 mga kabataan na nagmula sa 8 distrito ng Zone 2. Ang pagtitipon ay naglalayo na gabayan ang mga kabataan tungo sa kaliwanagan kasabay ng pagtatag ng samahan sa pagitan ng kabataang Adventista. Narito ang panayam kay Pastor Aligen Baldera ukol sa kahalagahan ng pagtitipong isinagawa. Napakahalaga po ang pagtitipon na ito sapagkat ang ating mga kabataan ay mahubog sila. Maturuan sila ng makalangit na bagay at ito ang papatatag ng kanilang pananampalataya. Magiging mabuti po ang kanilang pahikitungo sa isa't isa bilang kabataan sa ating kapanahunan. At kailangan nating suportahan sapagkat ang mga kabataan ito, sa mga panahon ito, sila po ay nagpapasimula na maging leaders ng ating church. Hindi lang po in the future, kundi ngayon din. Kaya atin silang suportahan ang ganitong napakalagang event o programa ng ating mga kabataan na sila'y mananatili sa kanilang paglilingkod at pagsuporta sa ating pong banal na gawain. Ako po ay from kabataan po ang delegado mula po sa Marinduque. At tunay po na napakasaya na pag-attend po sa ganitong youth fellowship sapagkat marami ka pong makikilala, marami kami kaibigan at marami ka pong matutunan. At bagaman kami po ay malayo, tawid dagat, malaki po ang alon, pero napakasaya po na umattend po sa ganitong fellowship. Umaasa ang Zone 2 na ang pagtitipon ay magbubunga pa ng mas maraming gawain sa pangunguna ng mga kabataan at hayo na may kasigasigan. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Orlando de la Cruz Jr. para sa Hope Today and PUC News. Nagsagawa ng Bloodletting Program o Blood Donation Initiative ang Central Luzon Conference Area 10 Adventist Community Services. Ito ay kanilang ginanap sa Paranaque Central Adventist Church sa pakikipagtulungan ng Adventist Medical Center Manila upang tumugon at makibahagi sa pagtulong sa mga tao nangangailangan ng dugo. Nagbabalik si Don Gonzales para sa Balitang May Pag-asa.
Area 10 ng Central Luzon Conference nagsagawa ng bloodletting ministry nitong nakaraang linggo sa Parañaque Central Church na may temang Mula sa Puso. Sa panguna ng Adventist Community Service, mga pastors ng Area 10 at katuwang ang Adventist Medical Center Manila ay naging matagumpay ang nasabing aktibidad na isinasagawa kada apat na buwan. Nais po nating pasalamatan ng ating Panginoon sa programa ng Area 10 Adventist Community Service na ito po'y ginagawa natin every 4 months, at nakita po natin kung gaano kaganda ang naging bunga nito sa mga kapatiran. Ang mga dugo na malilikom mula sa mga donor ay maibabahagi sa mga pasyenteng nangangailangan, tulad ng mga cancer at kidney patients. Ang benefits po nila sa pagdo-donate ng dugo, sila po ay natetest yung dugo po nila, no, natetest para po sa mga nakakahawa na dugo. Kaya kung minsan, kung di nila alam na may ganito silang sakit, nalalaman po nila kasi nakakontakt sila. Higit sa lahat, ang benefit po talaga nila ay meron po silang parang sense of accomplishment na nakatulong po, no, sa mga ibang tao na nangangailangan talaga ng dugo. Isa sa mga nakilahok at nagkaloob ng kanyang dugo ay si Rhea May Sabalo na nagbahagi ng kanyang naging karanasan bilang isang first-time blood donor. Medyo kinakabahan kasi first time nga, pero parang ang saya na makakatulong tayo sa mga nangangailangan ng ating dugo. At happy ako na ngayon nalaman ko na pwede pala ako mag-donate anytime. Sabi ko, so praise God. Purihin ng Panginoon sa ganitong klase ng programa kung saan nagkakaroon ng pagkakataon ang mga kapatiran na maging pagpapala sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang dugo. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Don Gonzales, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Yan muna ang balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DCXL, DCRJ at DCRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa North Philippine Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento at ito ang Hope Today, NPUCNews. Oh,